inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako'y humiling ng isang pabor na i-subscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa mga bagong i-explore ko na mga impormasyon na gusto kong ibahagi sa inyong lahat. Maraming salamat. So guys, balik na tayo o simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay ang dalawang bagay na never sabihin ng isang lalaki sa babae. So, yan po yung mga lalaking, matatalinong lalaki, hindi po nila sinasabi, may dalawang bagay po. Pero, paalala lang po, hindi po ito 100%. Hindi po 100%, pero karamihan sa mga kalalakihan, hindi po nila sinasabi itong dalawang bagay na ito. So, simulan na natin ang unang bagay na ayaw sabihin o never sabihin ng isang lalaki sa babae ay ang kanyang tunay na nararamdaman. Bakit ayaw ihayag ang kanyang tunay na nararamdaman sa babaeng mahal niya? Ay dahil takot ang isang lalaki na ma-reject. Ang isang rejection ay isang napakalaking hadlang para sa ilang mga kalalakihan, kaya takot po silang ipahayag ang kanilang totoong naramdaman. At mas piliin ng mga lalaki na manatiling tahimik kaysa harapin ang posibilidad ng hindi pagsang-ayon sa babae. So, yan po yung number one, guys, na hindi nila sinasabi ang kanilang tunay na nararamdaman na kagaya ng kababaihan. Dahil takot po silang ma-reject, lalo na kung meron po silang nililigawan, hindi nila sasabihin po yung niluloob nila. Kaya minsan, hindi natin napapansin na kung totoo ba talagang mahal tayo ng isang lalaki. Pero yun pala, doon sa kaloob-looban, hindi niya lang ma-express yung tunay niyang nararamdaman sa kanyang minamahal, yung nasa harap niya na mahal niya. Yan po ang lalaki, nagpakakalalaki. Pero hindi po lahat. Meron din naman yung parang sinatawag na babae ang puso, no? Na talagang ihahayag niya ang kanyang saluubin doon sa minamahal niya, ang tunay na nararamdaman niya. Pero ang mga matatalinong lalaki, no, hindi po nila sinasabi ang kanilang totoong nararamdaman dahil matatalo po sila. Yun na nga, hindi nila kayang harapin yung rejection o yung ma-reject po sila, o yung tinatawag na frustration, no, kahit sa babae. Masakit na masakit po sa mga kalalakihan, lalo na kung mahal nila yung babae. So yan po yung number one. At yung pangalawa, ano ba ang pangalawang hindi sasabihin ng isang lalaki ang tunay na status, ang status ng kanyang financial o savings sa bangko? Ayan, magtataka kayo. Takot ang lalaki na may posibleng panghuhusga ng babae, lalo na't mahal niya, sa kanilang financial status. Kaya sa halip na i-expose ang kanilang bank balance na tinatawag, pinapreserve na lang nila ang sariling privacy. So, yan guys. So, ibig sabihin, may pagkakoneksyon din doon sa number one, no? Na talagang ayaw talaga nilang mahusgahan. Kasi nga naman, halimbawa, pag sinabi nga naman nila, kahit ano pa kagwapo ang lalaki, tapos malaman-laman mo, pag sinabi niya na ang balance ko lang, ang pera ko lang sa bangko is nasa 500 pesos o 300 pesos. So, alam na natin na mahuhusgahan talaga sila, diba? Hindi naman ibig sabihin na pera lang, ha? Kasi meron din naman walang pakialam sa pera ang mga babae, lalo't mahal na mahal nila yung lalaki. Pero sa generasyon na ngayon, iba na po. Pag walang pera, no love. No love. No money, no love.
Yan po ngayon ang generasyon na ngayon, no, sa hirap ng buhay. Kaya yan po, guys, no, na yan po yung pangalawa na hinding-hindi nila sasabihin yung financial status nila. Na ayaw nilang ma-expose ang kanilang mga, yung bank balance na tinatawag, kung magkano yung balance nila sa kanilang mga pera sa banko, dahil ayaw na ayaw po nilang mahusgahan. Dahil baka ayawan sila. So, naiiba po ang mga kalalakihan. Pero sinabi ko na, guys, hindi po 100%, pero karamihan. Karamihan. Itong dalawang ito, tandaan po natin. Kaya kapag may nanligaw sa atin, tapos, ano, tawag dito, parati naman siyang nakikipag-ano sa'yo, pero hindi mo alam ang tunay na nararamdaman niya. Ito na, tandaan nyo na lang itong sinabi ko. Kapag parati siyang, ano, yung lumalapit sa'yo naman, pero nararamdaman mo na bakit kaya hindi niya sinasabi o ano naman, wala naman. Isipin nyo na lang na gusto kayo. Kasi ang isang lalaki, kapag hindi niya gusto ang babae, no? Yung talagang gusto niyang, yung gusto niya ng kasintahan, gusto niya talagang magkaroon ng girlfriend, ay a-attack po yan sila. Pero yun na nga, hindi nila sasabihin yung tunay nilang nararamdaman sa loob, na parati nilang sasabihin na, oh, I love you. Ay naku, hindi po lahat ng mga kalalakihan sinasabi. Lalo na ang mga Hapon, mga Japanese po. Wala pa akong narinig, matagal na akong kasal sa asawa ko, mula nung magkasintahan, hindi po ako nakarinig ng I love you sa ano ko, sa asawa ko. Hindi po ibig sabihin hindi mahala. Ang mga Japanese po, ibang klase po sila. Wala po dito yung ligawan. Siguro magugulat kayo, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi po ito parang sa kultura sa atin na pupunta sa bahay natin yung lalaki, mag-iigib ng ano, kunyari, magpapa-appeal sa mga magulang na bahay. Wala po yan dito. At saka walang ligawan. Pag meron nang yung ano na lang, yung parang pag lumalapit na sa'yo na yung nagbibigay na ng regalo, ay understood na yun na may gusto sa'yo. Kaya huwag mo na rin tanungin. At kung tipis mo naman yung Hapon na yun, o di magkasintahan na kayo. Ganyan kadali dito. Ganyan kadali. At kasing bilis din ng pag-divorce dito, napakadali po. May kukuha ka lang ng papel sa munisipyo, sa within 30 minutes, pwede na kayong divorce. Divorce na kayo. Kaya, naiiba po dito sa bansang Japan. So, matawag po natin. Pero maganda na rin, ano, halimbawa yung asawa mo is parati kang binubugbog. Hindi kagaya sa atin dyan, dadaan pa sa husgado, gagasto ka pa ng ilang daang libo para makipag-divorce. Samantalang dito, kumuha ka lang ng ano, ng papel doon sa munisipyo. At pipirma lang. Tapos, meron lang ano, mga witnesses, dalawa. O, hindi. Ano, hiwalay na kayo. Sa isang araw na, hindi lang isang araw, isang oras lang. Pero, guys, meron naman silang iba-iba, no? Tatlo ang klase ng ano dito. Yung sinasabi ko pong madalian, ang ibig sabihin po nyo, baka sabihin nyo namang, ang bilis naman yan, pag ang parihong part, pariho po kayong gusto, no? Halimbawa, ang isa ayaw, tapos ito gusto, hindi po yun mangyayari. Dadaan din po yun sa proseso. Pero, mas mabilis kaysa atin at hindi masyadong magasto, no? Kaya, yan po guys, sana nagustuhan nyo yung isang vlog ko ngayon na yung dalawang bagay na never na sasabihin ng lalaki sa isang babae.